Magandang araw sa ating mga mag-aaral ng makabagong daigdig o contemporary world, BS, Social Work 1H at 1B. So ilan tulog na lang ay magkakamera na ng midterms at para magabayan natin ang ating mga estudyante, kagaya ng unang bahagi ng ating kurso ay pinaliwanag natin ang mga babasahin at kung ano yung mga inaasahan natin ng mga kahingian o deliverables. So kahit wala tayong midterm exams, ay magkakameron tayo ng pasahan ng midterm essay na katumbas ng pagpapasa ng mga abstract. So magpapakilala tayo ng bagong paksa, pero bago natin gawin yon ay kaunting review o balik tanaw lang sa ating mga unang ginawa sa ating kurso. So meron din ako ilang mga material na palagay ko ay magagamit natin sa midterms at lampas pa nito. So bago tayo matapos sa ating semestre ay inaasahan natin na mabasa itong mga material na to. So yan lang munang recent o kung ano yung pinakang malapit sa ating petsa. So meron ditong dalawang material. Siguro unahin na natin itong Bagong Bayan. So nagkaroon tayo ng komperensya na dinaluhan tungkol sa 150 taon ng pagkamartir ng ating tatlong pari na gumbursa. So si Padre Gomez, Burgos at Zamora. At noong nakaraan na March 9 to 10 ay nagkameron ng komperensya ng pamagat ay Stories of Place and Identity o Bagong Bayan. So ito ay dalawang araw lamang at ito yung kanilang programa. So sana ay nakita nyo at napasadahan ko ano ang nilalaman nito at maaari natin itong iugnay sa ating paksa na contemporary world o makabagong daigdig. Particular yung unang panayam kay Dr. Annaline Salvador's Amores na pamagat ay Retracing Sites of Encounter of the Igorots and Early Travelers in Northern Luzon. So napaka-interesante nito at maaari din natin itong direktang iugnay sa darating na 70 naman na pagkakatatag ng ating pamantasan sa darating na June 21, 2022. So nagkakameron tayo ng paghahanda para sa pagbubukas ng ating University Museum at kasabay nito ay ang ating paggawa ng ating mga koleksyon. So para makatulong sa atin na ginagawa ay meron ditong isang panel na binubuo ng iba't ibang disiplina at mga mananaliksik at palagay ko ay meron kayong makukuha. So sa ano man isa sa kanila o sa kanilang paksa. Unang-una kay Dr. Palis at ang kanyang paksa na tungkol sa isang dokumentaryo tungkol sa isang lugar sa Maynila. At ganun din ang kasunod na paksa ni isang fictionist at manunulat si Dr. Alan Deraim tungkol naman sa aswang at kung bakit hindi pwede makatawid o makarating ang aswang pagdating sa dagat. So maraming kwento at maraming mga pagkukwento tungkol sa aswang na palagay ko matutuwa kayo kung napanood nyo yung kanyang lektura. At sa tatlong paksa, palagay ko ang pinakang akma dito sa ating lugar ay syempre ang ating kababayan na si EJ Bulata na gumawa ng napapanahon din na paksa dahil kasalukuyan tayo na sa kalagitnaan ng Lenten season. So simula noong Miyerkules di Sinisa at hanggang sa mahal na araw ng Palm Sunday hanggang sa Easter
Sunday. So, marami pang ibang panel at hanggang sa sumunod na araw, March 9 at March 10. At ang nangasiwa nito ay ang Folklore Studies Program ng UP Diliman. At yun, marami tayong makukuha dito ng mga ideya tungkol sa contemporary world at maaari natin itong iugnay pagdating sa ating midterm essay kung saan tayo ay gagawa ng abstract na pwede natin maging basehan pag tayo ay gumawa ng papel pananaliksik. So, sasikapin natin na gawin itong individual at gagawin natin itong pangkatan pagdating ng finals o sa huling kahingian. So, maliban dun sa Bagong Bayan bilang pag-alaala sa pagkamartir ng tatlong pari noong 1872, kaya nagkameron tayo ng Cavite Mutiny at ang resulta nito ay binuntun yung sisi dito sa mga tatlong martir na pari. At ito yung dahilan kung bakit nagkameron ng katipunan at nabigyan ng ideya ng pag-aklas dahil dito sa mutiny ito na to, mutiny sa Cavite. At walang katipunan at walang himagsikan ng 1896 kung wala nito. Kaya tingnan pa natin kung ano pa pwede natin mapaghugutan ng mga ideya pagdating ng midterm. So pagdating natin ng midterm essay. So maliban dito ay nagkameron din tayo ng pagkakataon at ito yung magiging tema ng ating midterm essay o ng inyong abstract. So may kinalaman sa digital humanities, creative economies o culture-based industry. So tayo ay kawaksing membro ng National Research Council of the Philippines sa Division ng Humanidades, Division 11. Kaya tayo ay nagkaroon ng pagkakataon para mag-moderate o maging tagapagpadaloy nito. Katulad ng gagawin natin sa darating na panahon. So magpapasa ng abstract, gagawa ng papel, at gagawa natin ito ng papel pananaliksik. At ito ang ating ilalahad pagdating sa ating sariling komperensya. So i-re-record na lang natin itong video kagaya ng ginagawa natin ngayon para mapanood ng iba pang mga mag-aaral, grupo at mga kaklase natin kahit sa kabilang section para sa section A tsaka sa section B. So ang tema ngayong taon sa ika-89 na General Membership Assembly dahil online tayo kagaya ng ginagawa natin ay Digital Transformation in Research, Powers and Perils. So ang session 6 kung saan ako ay nagpadaloy ay may kinalaman sa The Creative Industries and Digital Transformation. So ito yung ika-anim na scientific session at sa kabila ng maraming limitasyon sa connection sa internet ay nairaos naman ito. So bilang bahagi ng documentation team ay nilista yung mga napag-usapan at kung ano yung mga nirekomenda at kung ano yung napagkayarian. So meron ilang mga tanong pagkatapos na magbahagi ng ating kinatawan ng ika-apat na distrito ng Pangasinan. So walang iba kundi si Christopher Vera de Venecia. So ang isa sa mga nakuha natin na tanong sa virtual na floor ay ano ang mga mahalagang katangian ng Creative Industries Bill na nakasalang ngayon sa 18th Kongreso. So sinagot yan ng dalawang staff ni Kong Toff at ito yung kanilang mga nirekomenda. So magkameron ng legal na definisyon o pagpapakahulugan at doon daw magsisimula para ma-institutionalize yung iba't ibang programa na may kinalaman sa creative industry at maisatinig o mabigyan ng boses yung iba't ibang mga sektor para sila ang
maging bahagi ng mga programa para dito. Pangalawa sa uli ay para mapabilis yung pagbangon natin sa pangkabuhayan. Kahit nasa pandemya pa rin tayo, sana ay makabangon pa rin sa pamamagitan ng kabuhayan. At panguli, para makagawa ng plano at ang gagampan nito ay isang council para sa creative industry. At ang pinakang synthesis nito ay yung Philippine Creative Arts o yung House Bill 8101 na nilagdaan ni kinatawan Christopher De Venecia ay may isa katuparan na matagal na nating pangarap na magkameron ng salalayan o batas o legislative measure ng ating creative industry sa bansa. So, pangalawa, sarili natin yung tanong, ano ang maitutulong ng mga edukador, mga nasa pamantasan at mga nasa larang ng saliksik para makatulong sa creative industries. So ang naisagot ng mga kasama ni Kong Toff ay isama kung ano na yung ginagawa ng ating mga pang-edukasyon na institusyon katulad ng Kagawaran ng Edukasyon, ng Commission on Higher Education at syempre ng TESDA kasama ang de facto na Ministry ng Kultura, ang National Commission for Culture and the Arts. At syempre, maisulong ng akademya ang papel ng kultura at ng sining sa creative industry. So sa huli, ang papel ng edukasyon, lalo na sa lalong mataas sa edukasyon ay hindi matatawaran at hindi mapapasumalian dahil yan yung pinakamalapit. Meron tayong culture-based creative arts na education. Kaya mahalaga na matukoy natin kung ano yung mga kinakailangan na maibigay na suporta dito sa creative industries. So ang kasunod ay medyo technical na tanong kasama sa ating division ng Humanidades na mula sa Universidad ng Santo Tomas na may kinalaman sa isang sektor ng creative industry, yung musika, kung ano yung gagamitin natin na pagpapakahulugan. So ang naging rekomendasyon ay matiyak na maisama ang musika sa creative sector at magamit yung UNCTAD na framework galing sa United Nations. Kaya lang sa haba na binigay ng panahon ay hindi pa matalakay lahat ng detalye, kaya sa mga susunod na pagkakataon. At sa huli, ganun pa rin galing kay Dr. Chua na nagtanong din kanina. So mahalaga na issue at usapin yung music industry at mahalagang tugon dito ay yan, pananaliksik. At pasasalamat ito sa ginagawang saliksik sa UST at sa pamumuno ng ating kasama sa Division ng Humanidades. So isa to sa maaari pang pagkuhaan natin ng ideya na paksa para magawa natin ng abstract o ng midterm essay, yung ating mga paksa na pwede natin gawan ng papel sa darating na schedule ng ating midterms. So pagpatuloy natin kung saan pa natin maaaring makuha yung mga detalye na to. So meron ako dito dalawang libro naman, hindi na mga komperensya, ang pwede natin mapaghugutan ng mga ideya. So ito, medyo personal to pero palagay ko ay makukuha nyo naman kung anong ideya. So ito yung mga ilan sa mga libro na nabasa natin dati at binabasa natin ngayon. So isa sa mga libro na yan ay itong kay Benedict Anderson. So itong libro ni Benedict Anderson ay dati nang lumabas sa pamagat na Under Three Flags. At bago siya mamatay, kailan lang, mga ilang taon na nakaraan ay muling nilunsad itong libro sa bagong pamagat na The Age of Globalization. At nakakatuwa dito ay may personal din itong ugnayan sa atin. At
At basahin natin yung isang bahagi nitong aklat na to. So doon tayo sa dulo ng aklat. So meron naman itong hyperlink. So itong aklat na to ay tungkol sa dalawang intellectual. Yung isa ay mas kilala natin, si Jose Rizal, at yung isa ay pwede pa natin kilalanin, si Isabelo de los Reyes. So katulad ni Jose Rizal, si Isabelo de los Reyes din ay nakulong at hindi nga lang siya binaril o pinatay at naging pambansang bayani, pero malaki din ang ambag ni Isabelo de los Reyes. So basahin ko lang isang bahagi at ito yung panahon na tayo estudyante sa Universidad ng Pilipinas at kinalulugod ko na ibahagi ito sa inyo. So ito ay postscript dun sa kanyang libro na The Age of Globalization. In January 2004, I was invited to give a preliminary lecture on some of the themes of this book by the famously radical nationalist University of the Philippines, where the influence of Ilocano, Jose Maria Sison's Maoist New Communist Party founded at the end of 1968 remains quite strong. Arriving much too early, I filled in time at an open-air campus coffee stall. A youngster came by to hand out leaflets to the customers, all of whom casually scrunched them up and threw them away once he had left. I was about to do the same when my eye caught the title of the one-page text, Organize Without Leaders. The content proved to be an attack on hierarchies of the country, most ridden party political, corporate capitalist, and also Maoist communist in the name of horizontal organized solidarity. The leaflet was unsigned, but the website was appended for further inquiries. This was a serendipity too good to keep to myself. I read it out loud to my audience and was surprised that almost everyone seemed taken aback. But when I had finished speaking, many hurried up to ask for copies. I cannot be sure if Rizal would have been pleased by the theme park in Amoy, but I feel certain that Isabelo would have been enchanted by the leaflet and rushed to his laptop to explore the website manilaindimedia.org. He would have found that this website is linked to dozens of other similar stripes around the world. Late globalization? So nagbibigay ng tanong si Benedict Anderson. So kung hindi tayo familiar sa gawa ni Benedict Anderson, ay siya yung nagsulat ng Imagine Communities na libro na standard textbook tungkol sa paglaganap ng demokrasya sa Timog Silangang Asya. So eksperto siya sa Southeast Asian na kasaysayan at political na ekonomiya. At nakakatuwa na bilang intelektual ay nakapasyal din siya sa UP at nagkataon naman nung panahon na nagpunta siya doon at nagbigay ng panayam ay nandun tayo para manood at makabalitaktakan din kahit papaano si Benedict Anderson bago siya nawala. Eh, may mga naiwan naman siya mga libro at malakas yung libro na yon sa mga ideya at sa critical na mga usapin tungkol sa paglaganap ng globalisasyon kasama ng demokrasya, hindi lang sa Timog Silangang Asya kundi sa buong daigdig. So ang isa pa natin na libro na nais ibahagi ay galing naman kay Walden Bellew. Siguro ay mas naririnig nyo siya ngayon kaysa dati. At si Walden Bellew ay isang sosyoluhista at aktivista na nagturo din sa Universidad ng Pilipinas. Hindi ko man siya naging guro ay na subaybayan ko ang kanyang karera bilang intelektual at isa to sa mga libro na naisulat niya. So ito ay bagong edisyon ng kanyang libro na Deglobalization, Ideas for a New World Economy. So yung isang libro, critical din tungkol sa globalization. Ito naman ay kabaliktaran ng proseso ng globalization. So kung anong alternatibo na
nilalatag ni Walden Bello dito ay malamang mas napapakinggan nyo dahil tumatakbo siya bilang pangalawang pangulo. So kahit medyo maliit yung chance ay suntok sa buwan pa rin ay tuloy lang ang laban. So yun, isa sa mga kailangan nating mabasa dito ay yung kanyang panimula na tungkol sa krisis ng pandaigdigang kapitalismo. At kahit ito ay nasulat bago ang pandemya, palagay ko ay relevant pa rin itong panimula niya na ito tungkol sa kapitalismo. Kasi kung ang globalisasyon ay sinusuportahan ng sistemang pang-ekonomiya na kapitalismo, at kung merong krisis, ay kinakailangan mapalitan ito. So kung ano ang ipapalit sa kapitalismo at ano ang kasunod ng globalisasyon, ito yung minumungkahin ni Walden Bello. So from triumph to crisis. Kasi nagkameron na rin ng krisis dati, matagal na, ilang beses na, simula pa noong 1930s ang kapitalismo sa Amerika, nagkameron ng Great Depression, at kahit dito sa Timog Silanga Asia noong 1997 ay nagkameron din ng Asian Financial Crisis, at mga bandang 2008-2009 ay nagkameron din ng subprime mortgage crisis sa Amerika. So ngayon ay bumabalik na ulit tayo sa kapitalismo, pero para mas maunawaan natin ito ay maintindihan natin yung sa pamamagitan ng pagbabasa pa ng mas malalim tungkol sa ekonomiya ng hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong daigdig. At isa to sa pwede natin na pagsimulan. At palagay ko ay bata pa kayo kung hindi pa kayo pinapanganak noon September 11 o 9/11, kung kailan na bumagsak yung Twin Towers sa Amerika, at kung ano ang nangyari dati sa Iraq, kung saan naghanap ang Amerika ng weapons of mass destruction, at nagkameron sila ng dahilan para girahin ang mga bansa, hindi lang ang Iraq, sa East Asia. At ngayon ay nauulit to dahil nasa crisis pa rin tayo dahil sa pandemya. Meron din itong pang-ekonomiyang dimensyon, at ngayon ay nagkakaroon din ng gera sa Ukraine at sa Russia. So maraming sinabi si Walden Bello dito, at maaari natin itong makuha sa huling kabanata, yung alternative sa deglobalisasyon. So magandang basahin to na merong pag-asa imbis na wala. So pwede natin yan na makuha. At siguro tatapusin ko na lang itong akin pagbabahagi o lektura na to sa pamamagitan ng pagbibigay ng diin muli do sa sarili natin din na danas dito sa Marinduque kung paano tayo nagsimula. So sa darating na March 24, huwag nating kalimutan na ito yung sakuna na dinulot ng pangdaigdigang sistema din ng pagkakaroon ng minahan dito sa Marinduque. Kung sinasabi ng mga iba natin, mga kababayan, ayaw sa mina, sana sa darating na Mayo ay magdesisyon tayo kung ano ang mayayari. So ito yung nakaraan na kampanya mula March 14 hanggang March 20. So nagsimula pa ito nung isang taon kung saan tayo ay nagpalabas ng dula na one tamad at limang milyong boto. So ngayon ay yung mga kabataan naman ang boboto. At nagkameron din ng serye ng mga palihan, nagkameron ng Theater for Advocacy, kaya meron tayong sariling input dito. So ang sarili natin na napalabas ay nangyari noong March 18 tsaka noong March 19 kung saan tayo ay nagpalabas nitong multo
ng isla at muling pinalabas kinabukasan no March 19. So maraming mga platform na ginamit. So pwede nyo pa itong balikan kung hindi nyo pa ito napanood o napakinggan. So nandito tayo sa March 18, itong multo ng isla. So kung gusto nyo, gawan nyo rin ng review o gawan nyo ng talakay dun sa ating mga social media pages katulad ng MSC Sentro ng Wika at Kultura tsaka ng MSCCA TV o MSCCA Creative Hub. So kung saan binahagi sa ating mga manonood at taga-subaybay yung multo ng isla. So kung tungkol saan yun, spoiler alert, so panoorin nyo na lang para maging basehan din ang inyong gagawin na midterm essay sa contemporary world. So yun lang. So malapit na. So itong ating background ay para sa Abril, buwan ng panitikan. Sa darating na April 21 at 22, muli natin ipapalabas yung multo ng isla. At meron tayong dalawa pang bagong palabas tungkol kay Alfred Marche para maintindihan natin kung ano yung mga nilut, kung ano yung mga nawala dito ng mga yaman at pamana sa Marinduque. At ganun din, matutunghayan din natin yung kay Padre Clemente Ignacio na nung panahon na ang Buenavista ay bahagi pa lang ng Gasan. So dati ay Sabang pa yung Buenavista o kaya yung ika-apat na bisita na tinatawag na mahangin. So kung gusto natin maintindihan kung ano ang papel ni Alfred Marche tsaka ni Clemente Ignacio sa kasaysayan ng Marinduque at sa ating contemporary world o makabagong daigdig ay subaybayan natin kung ano yung mga kasunod na bahagi nito. So muli, magandang araw sa atin lahat at good luck sa ating mga midterm exams at gagawa natin ng assignment ito para kayo ay makapag-turn in ng inyong mga abstract na gagawa natin ng papel pananaliksik at ilalahad bago matapos ang semester. So maraming salamat at mag-ingat tayo palagi.